Morning mga boss. Sa video ito, maglinis mo tayo ng ating mga hand tools. Pero ito lang ang linisin ko ngayon kasi yung iba nandun sa bakulod, nandun sa amin. Kasi ito lang ang dinadala ko dito. May mga hand tools pa rin ako dun sa amin. Kasi pag uuwi ako, hindi ko na ito dinadala. Kaya iniwan ko yung ibang hand tools para pag may gagawin ako dun, hindi na ako magdala ng gamit dito. At may magagamit ako agad pag uwi ako. Okay, dahil di off ko ngayon, linisan ko muna ito kasi parang marami ng dumi. Ito muna, itong tatlo kong tester, mga screwdriver, mga pliers, marami pa to. Yung iba di ko na din lang, doon lang sa office. Ito lang kasi ang kasya sa toolbox ko. Okay, umpisahan natin mga boss. Pero bago ang lahat, mag-copy muna tayo. Ito, copy ko brown. Ang gagamitin natin na panglinis mga boss ay liha na ito, liha na 1000. Saka WD-40. Yan. Ito pa, may heat gun ba tayo? Marami to. Yan, mini drill. Makita na ano, wireless na chargeable. Yung ibang mga power tools ko mga boss nandun lang po sa ano, sa amin. Kasi may mga power tools kasi ako na electric drill, grinder, welding machine, planer, saka jigsaw. Hindi ko na yun dinala kasi hindi ko naman yung gagamitin dito. Ito lang kasi ang kalimitan ko ginagamit. Kasi ang trabaho ko ngayon ay isang ano, biomedical technician sa isang company na nagsusupply ng mga medical equipment sa hospital, sa mga clinic. Hindi po electrician ang trabaho ko ngayon, pero dati po akong electrician. And proud po ako sa dati kong trabaho na isang electrician. Okay po, umpisa na po natin. Parang may sipon tayo. Ito, lihain natin ito kasi may mga kalawang na. Tagal na kasi hindi nalinis. Muna.
mga boss, ang flares ko ay apat na piraso ito. Pero ito lang gamit na ko nagamit. Yung isa yung mas malaki, yung number 10 na nga ang haba nun. Nandun lang sa bahay. Yung dalawa nandun pa sa office. Ito lang ang paborito ko. Ito mga boss, huwag niyong lilihain. Punasan lang niyo ng uwil para di matanggal yung chrome niya. Yan. Kaya nakita niyo kanina, pinunasan ko lang. Hindi ko na nilihaan. Punas lang ng uwil. Yan. Ito din.
brand pala ito mga boss ay Michelson. Yan. Ito, puro to Stanley. Ito, Michelson. Ito lang kasi ang makayana natin bilhin na mga brand. Hindi tayo makabili ng mas mahal. Ito na. Dapat minsan linisin natin yung gamit natin para okay naman tingnan. Hindi yung puro lang tayo gamit, hindi tayo naglilinis. Yan, siyempre katuwang natin ito sa araw-araw. Linisin natin para okay. Hindi mukhang pangit kahit mumurahin. Importante maganda tingnan, malinis. Okay na yan. Importante sa'yo yung gamit na ginamit mo. Hindi hiram. Hindi nakaw. Kaya ko inispirahan muna ng WD-40 bago lihain para hindi malikabok. Kasi allergic sa ako ng ano, malikabok. Yan, parang okay naman. Ito mga kapatid, ito yata bayaw ito nila, si ibang kulay eh. Itong tester na ito mga boss, medyo matagal to sa akin. Yan. Nasa 9 years na siguro to sa akin kasi 2011 to eh. Eh 2020 tayo ngayon. Yan, San Juan na ano. Na clamp tester. Dati, ang bili ko ito ay 6,500. Iwan ko lang ngayon kung magkano na. Kung mura na siya ngayon or mahal. Kasi hindi na ako na naka-check ng presyo. Ito naman medyo bago pa ito sa akin, mga 4 years pa lang ata. Yan. Wheeler ang brand nito na ano,
wheeler na analog, W375 ang model. Ito mura lang to, nasa 900 plus ata, pero okay tong wheeler. Marami pong gumagamit nito, branded po kasi ito eh. Tapos ito, medyo bago pa to sa akin, mga higit isang taon pa siguro. Yan, Ultra Ultral City 102, digital din. Okay to sa pang na, pang electronics, electrical, saka maliit lang, parang cellphone lang. Okay naman siya. May temperature din. Yan, Fahrenheit at saka Celsius. Ito ang kalamitan kong ginagamit pag ano, nagfi-filled ako. May iti-check ako na mga machine, mga out of town. Ito pong ginagamit ko. Ito ang dinadala ko kasi maliit lang. At accurate naman yung ano, reading niya. Kasi natry ko sa tatlong ito. May tolerance yan, ano, 0.3. Ganyan talaga pag digital, hindi magkatugma. Pero okay siya. Yan. Mura lang to, nasa 700 ata, kasama na yung shipping fee kasi sa Shopee ko to binili. Ito, nakita ko siya dati, no? May gumagamit ito sa ano, sa YouTube. At ni-recommend nila ang brand na ito, kaya binili ko ito. Okay to. Kasi yung area ng trabaho ko, mga boss, ay buong Western Visayas. Sa buong Western Visayas, ako lang po isang ano, technical lang company namin. Kaya nag-iikot po ako. Ito po ang dala-dala ko. Hindi po ako nagdadala nito kasi malaki. Ito, kalamit ang ginagamit ko ito. Pag may malaking project ako na bahay. Ito, ito ang pang finishing ko. Clamp twister, pang check ng load. Kung ilang amperes. Yan, ito. Ito, accurate ito eh. Kasi analog. Pero mas okay sa akin ito kasi maliit. Okay. Eh, patuloy natin yung ating paglilinis, mga boss. Kasi aalis pa ako mamaya. May pupuntahan pa akong sideline. Kasi ngayon, sa hirap ng panahon ngayon, panahon ng pandemic, maliban sa sahod natin sa araw-araw, kailangan tayo mag-sideline. Kasi halos lahat ng bilihin, mahal. Tapos hindi naman kalakihan yung sahod natin. Okay, ito po yung mga ano ko, backup din. Alin. Sa itong ano, star. This light. Po mga boss, ang ano, wire stripper, pang balat ng wire. Gaya po nito. Yan. Isa pa, para makita nyo. Limitan ginagamit po ito, mga boss, mga ano, magkakabit tayo ng wire sa mga outlet switch. Ito mabilis lang kasi ito, tapos hindi masyadong masakit sa kamay. Pero ang pinakamalaki nito ay nasa number 12 lang ata. Yan, ipang ko yung pinakamaliit, hindi ko alam kung anong number ito. Basta ang pagkakaalam ko, number 12 lang ito, pinakamalaki. Number 12, number 14, 16, 18, 20. 20 yata, pinakamaliit. Okay to. Nabili ko ito dati doon sa ano, sa Davao Oriental, sa Mindanao. Yung destino kasi ako doon. 2012 ata. Ito. Tagal to sa akin. Okay, linis tayo mga boss.
mas punas lang to. Hindi niya ito lihain. Baka lalong papangit. Konting spray. Every 6 months kasi ako naglilinis mga boss ng mga gamit ko para hindi matambay yung mga likabok dito sa ano loob. Hindi gaya ng iba, wala, gamit lang ng gamit. Eh kasi ako wala akong pangbili agad, kaya ang mga gamit ko iingatan ko talaga para matagal naman masira. Kaya nito made in China lang ito eh. Mumurahin lang ito dati. Nasa 300 data ito dati. Tapos 2012 pa ito. Marami na itong project na nayari. Hanggang ngayon, buhay pa din. Dahil sa ano, pag aalaga, pag preventive maintenance. Yan. Otis Lite. Gamit ang ginagamit ito mga boss sa output ng breaker or input ng breaker sa outlet. Gamit ang ginagamit ito. Check kung may power or supply. 2012 nito. Davao Oriental. Yan, Omni ang brand. Matagal nito mga boss. Punas lang. Sa atin ng oil para hindi kapit yung ano kalawang. Basta huwag mga ganito mga klase ng ano mga boss. Tulos huwag niyang lihain. Matatanggal kasi yung ano niya cover, yung pinaka chrome oil lang at saka pamunas. Sapat na yun. Yung iba nga, hindi naglilinis eh. Ito, pigay lang ito sa akin ng kaibigan ko. Star. Yan, star yan. Iwan ko, ano pang ibang tawag nito. Kamali ata ng butas na pinapasokan. Parang malamig na ata ang kape ko. Higaw po na tayo mga boss. Ubos. Stanley nito mga boss. Stanley. Mula nung binigay ito sa akin, nasa tatlong taon na ata. Yan. Yan ang mga ginagamit ko sa mga ano,
mga equipment namin sa hospital na mga Star ang gamit. Ano yun yung mga US brand. Gamitan ni Star. Kaya niregaluhan ako ng kasama naming driver. Kasi hindi daw niya ginagamit. Kasi yung sa akin, naiwan ko sa ano, sa pinuntahan kong hospital. Yung binalikan ko, wala na. Standard niyan. Pero mas marami yun kasi sa dito. Kasi ito, ano lang ito eh. Sa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yun, ano yun eh. 12 yun eh. 12 piraso. Ito, 10 lang. Kaya kayo minsan, pag pupunta kayo sa isang lugar, bilangin nyo muna yung mga gamit nyo bago kayo alis. Pag alis nyo sa bahay nyo o sa office nyo o kung saan kayo galing, bilangin nyo muna. Tapos pag alis nyo naman doon sa pupuntahan nyo, pag pauwi na kayo, bilangin nyo ulit kung tama pa ba. Kasi minsan pag busy tayo, pagod, minsan makalimutan natin yung mga gamit natin. Okay lang sana pag ang makita ay mga mabubuting puso. Ibabalik. Yung iba, eh, wala. Ang alin ko mga boss ay dalawang set ito. Lang sa office yung isa. Yun ang lagi kong ginagamit yung sa office. Pero same brand lang din. Tignan nyo, tigas. Minsan lang kasi ito ginagamit. Ginagamit ko lang ito sa ano, pang personal ko lang. Motor. Yan. Pero yung pang service ko talaga ng mga equipment nandun sa office, hindi ko nabila. Sprayan natin. Huwag na nating lihaan para hindi maano kalawangin. Ayan, tingnan nyo, matigas. Ngayon ko lang kasi ito tinanggal eh. Pero nikit na dalawang taon to sa akin. Unas. Misabit. Yan, para bago naman tingnan. Ang brand pala ito mga boss ay yun din, Stanley. Yun lang kasi ang makayanan natin na brand. Yan, Stanley lang. Pwede yan to. Marami naman gumagamit nito eh. Pero mag-ingatin kayo pag mga boss pag magbibili kayo ng mga Stanley. Kasi yung iba, wala eh. Pike na. Kaya ko nilagyan ng oil mga boss para may pondo siya na oil para hindi agad kalawangin na kahit medyo matagal na eh okay pa din. Pareho lang yan ng tao eh. Pag pinabayaan mo sarili mo kahit bata ka pa, wala talagang kakalawangin talaga mukha mo. Kulang, kumbaga kulang ng ano, kulang ng maintenance. Ah, sipon. Sinisipon ako mga boss kasi kahapon, ano eh. Galing ako sa
pinuntahan kong ano area hospital kasi nagre-repair ako ng machine. Yung pauwi na ako, naabutan ako ng ulan. Kaya ito. Sipon ang resulta. Eh, sa ngayon, mahirap kasi magkasakit. Kasi pag magkasakit na ngayon, pag magpo-hospital ka, 80% COVID-19 ang resulta. Wala eh. Kaya pag sipon-sipon lang, ubo. Eh, inuman natin ng tubig. Alalay ng gamot. Yusip lang. Eh, pagpunta kasi din ng hospital eh, COVID-19 agad eh. Ito. Balik natin sa ano, lagayan. Pero mas maganda yung mga boss yung ano, pagbibili kayo ng alin eh, yung ganitong ano klase yung may pasukan yan, maganda na kasi ito kasi pag ganito kasi mga boss yung parang spring minsan ano sisira yan ganyan yan sisira na pag bubunutin mo kasi ano parang mapupunit yung spring nya para mas maganda at ganito. Kaya sa susunod bibili ako ng ano alin din na ganito ang ano may holster parang may lagayan siya yan saka mga boss yung electrical tools ko mga pliers ko may holster po ito doon lang sa bahay kaya gaya ng sinasabi ko sa ngayon ay hindi na ako nag-electrician iba kasi ang trabaho ko ngayon. Pero baka balang araw, babalik ako sa dati kong trabaho bilang isang electrician. Eh, ngayon ay isa kong biomedical technician. Biomed. Mga taga-repair, taga-install, taga-preventive maintenance ng mga medical equipment. Gaya ng mga ICU ventilator, anesthesia machine, defibrillator, autoclave, ECG machine, ultrasound machine, lahat ng machine. Maliban siguro sa mga ano, pang laboratory na machine kasi yung ano namin, company, hindi nagsusupply ng laboratory. Limitan ng ano lang. Yung pang mga life support. Pag sinabi natin life support, defibrillator, anesthesia, mga ventilator, patient monitor, yan. Yan ang gamitan kong nire-repair at saka install. At preventive maintenance din every quarterly. Marami pa akong gamit dito mga boss na ano, na wala dito nandun sa office sa bahay yung iba binigay ko na kasi pag makabili ako ng medyo bago-bago yung mga luma ko hinihingi kasi ng kasama namin eh siyempre ngayon naman tayong tanggihan ganyan natin importante nakatulong tayo. Yung sobra-sobra naman yung gamit ko eh. Bigay. Yan. Okay, ito. Ito mga boss, ano, splicing knife. Sa ngayon, hindi ko na ito muna ginagamit. Pero, matagal na ito sa akin. Marami na itong ano, nabalat ang wire. Illegal at saka hindi illegal pag sinabi natin illegal eh, babalata mo lang war tapos pakilo, binta yun marami na to baka yung binalata nito
na wire makagawa na siguro ng buong bahay pag iipunin. Splicing knife, ang ginawa ko nito ay PVC pipe. Yan, nilagyan ko lang ng epoxy sa gitna. Tapos ito, mahaba to hanggang dito. Yan, ito ay disc brake ng motor, yung plate nya. Yan, kita yung may mga butas-butas pa. Disc brake ito, pang balat ng wire. Kaya ako, PVC ang ginamit to. Kaya minsan, nagbabalat ako ng wire na live. Mga live wire. Mga entrada. Ito, madali ito. Siguraduhin nyo lang na yung kamay nyo. Ganyan. Pag magbalat kayo ng mga live wire, huwag nyo sanayin yung isang daliri yun na dito. Pag dito yung daliri nyo, sigurado talaga cremate ang resulta. Yan. Ito lang, dito lang. At magbalat kayo ng mga malaking wire. Ito lang. Sample ito. Yan. Yan lang. Kaya nga, naisipan ko dati sana nilagyan ko ito ng harang eh. Yan. Nilagyan ko sana ito ng harang. Huli ko nang naisipan. Naputol ko na. Yan. May kunting harang na sana. Pero okay yan ito. Yan. Ito lang kayo sa dulo. Kasi pag dito, minsan hindi natin mawasan, madudulas yung wear. Na ganyan. Sabit dito yung wear. Eh, yung pag yung binalatan nyo ay live wear, tapos nakaapak kayo sa ground, okay lang kung hindi kayo nakaapak ng ground. Kasi pag nakaapak kayo ng ground, eh, sigurado, cremate. Hindi na kasi ngayon ano, nilibing agad, i-cremate na. Ito. Disc brake ng motor. Disc plate. PVC pipe. May ano na kayo. May heavy duty na splicing knife. Ito. Daanan natin ng konting liha. Hindi naman siya magsisisi. At hindi siya magsisilos na hindi siya nalinis. Yan, hindi lang. Baka maubos eh. Liha tayo ng liha, wala na tayong nililiha, pudpud na kunting linis lang mga boss. Yan, hindi naman pangit tingnan ito, puti na ito. Ito natagka na ito sa akin 5 years 2015. Kasi yung adjustable rins ko pang malakihan saka itong maliit. Kunting spray para yung mga kalawang hindi hindi kakapit ng masyado sa loob. Matagal ito sa akin, nasa 5 taon na to. Bigay lang ito sa binan ko. Yan, bigay lang ito sa. Tapos ito. Medyo matagal na to. 2010. Yung 2010, yung project ko nandun sa nandun sa Samal Island. Sana alam yung Samal Island doon sa Mindanao, malapit sa Davao City. Mula Davao City
sa yata yung pier na yon, pier ng sasa, tapos tatawid ka papuntang ano, puntang Samal Island, sakay ka ng ano, pangbot yon, doon mo ito binili. Tagal na yan. Ito kasi ginagamit namin dati pag magbubutas kami ng ano, ng pull box, mga panel board. Ito ang pinipihit ko ng ano, puncher. Yan. Pag magbutas kami ng mga panel board. Kasi yung panel board kasi namin ano, kami lang din ang gumagawa, mga stainless. Yan, mga pull box na stainless. Pag magpapuncher kami, itong ginagamit ko dati. Ito, pag nagsiservice ako, itong dinadala ko. Maliit lang. Para hindi mabigat sa bag. Yan. Ito, pag malaki ang trabaho. Minsan kasi yung mga boss, sa ngayon, kumukuha pa ako ng sideline sa electrical. Minsan may tao lang ako na ano, pinapagawa. Yung mga maliit na sideline, mga bahay-bahay lang muna. Hindi naman kaya natin yung malaki kasi minsan nag-field ako. Kag tatlong araw ako sa field. Minsan isang linggo. Nahirap kumuha ng malaking project. Yung mga bahay-bahay lang, taga-apat na kwarto. Yan, tapos may iiwan ka lang na ano. Isang tao, dalawang tao. Kaya pag gabi, electrical ang trabaho ko. Pag umaga, biomedical technician. Kasi yung kaya ng sinasabi ko kanina, kailangan talaga mag-sideline para makaraos ng buhay. Ito, pag may mahirap na ano, mahirap tanggalin ng mga screw, mga bolt, itong ginagawa kong sinsil. Yan. Hindi ko ito ginagamit sa electrical work. Kasi delikado to. Nikanikal kasi ito eh. Yan. Kita nyo yan. May metal dito. Pag ginagamit nito sa electrical, okay lang kung walang power. Walang supply. Pero pag may supply, sigurado. Cremate. Yan. Kasi may metal siya. Nikanikal lang. Itong ginagawa kong sinsil. Okay. Ito. Ano ko? Ang soldering iron. Dalawa to. Yung isa nun sa bahay, yung Stanley. Ito lang din ang dala ko sa ano, sa office at saka sa field. Kasi minsan tatlong beses na yata ako nakaiwan ng ano eh, soldering iron sa field. Kasi minsan pag nag-service ako ng equipment, pagtapos kong gamit, pinapalamig ko muna. Pag pinapalamig ko, iniiwan ko muna sa isang gilid. Hindi ko na malaya na naiiwan ko na pala pag uwi. Hindi ko napasok sa bag ko yung mga Stanley ko dati, Grenfell, saka yung Eagle na mga ano ko, soldering lead, ay naiwan. Kaya ito lang yung nagawa ko. So ngayon, bumibili na ako ng mamurahin para kung maiwan, hindi masyado masakit sa bulsa. Yung isa ko, yung isa kong 60 amp, 60 watts na ano, 60 watts na soldering iron doon lang sa bahay, sa bakulod. Kasi pag uuwi ako, hindi ko na ito dinadala. 40 watts lang kasi ito eh. Kasi sa mga equipment namin, hindi pwede gumamit ng malaki ang watts. Kasi baka masira yung ibang pisa.
linis-linis lang muna, try punas-punas. Pero yung ibang mga gamit ko nandun lang sa office, sa ano ko, sa table ko, likod nila, ito lang. Next, ano lang to, next week. Kasi hindi kasi siya sa ano eh, hindi kasi siya sa lagayan, sa box ko, sa ano, sa bag. Ito, brush, importante ito. Electrical, at saka sa technical, technician, sa biomed. Importante yung brush pang linis. Ito, dalawang lagari. Inox siya to eh. Maganda to. Ito, matagal na ito nga boss. Bali, ang lugari ko ng dalawang piraso. Yung isa yung metal. Ito lang pag nagsiservice ako, itong dinidla ko. Pwede kasi ito ano eh, pang dukot eh. Sa mga ilalim. Ito, PVC pipe lang. DIY. Yan. Depende sa inyo kung susundin nyo. Yan, ito dito. Kita ko sa inyo para kung gusto nyo sundin nyo na. Ito. Yung dito mga boss. Itong scroll na to. Tinutuhog ito. Yan. Pinatagos ko yan. 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 Itong scroll na to. Nakatuhog ito eh. Yan. Tapos dito ipit lang. Yan matanggal. Yan. Yan, naka-scroll lang yan. Nakagandahan kasi ng blade na ito. SanDisk. Hindi madaling maputol. Hindi kagaya ng Bloom Wool. Na madaling maputol. Pag mga ganyan mo lang, wala. Putol. Ganitong mga brand, okay ito eh. Saan tayo sa ano? Sa heat gun. Pag nag ano ako, papiping ng mga PVC pipe, minsan kasi mga EMT pipe ang gamit namin. Pag PVC pipe, ito ang gamit ko. Heat gun. Pag electrician ka, importante ito. Kasi mahirap pag bend, pag ano, pag karton lang ang gamit. Subukan ko yun dati. Karton, papel, sindihan, tapos hihinangin yung tubo. Linis-linis lang konti. Tapos punas. Ito mga boss, medyo bago pa to sa akin. Heat gun na made in Taiwan. Ano ito, yung dalawang ano lang. Dalawang set lang ito. Dalawang selector. One, saka to. Tapos sa gitna, yung oak niya. One, medyo mahina. Yung tone niya, medyo malakas. Tapos yung sa gitna, oak. Yan, okay ito. Maraming project na nangyari ito. Ano watt? Display nito 1,500 watts. 50 hertz nga lang yan. Kasi ang labas ito. Bigay lang kasi ito sa akin. Yung kaibigan kong galing abroad. Bigay lang ka. Shoutout pala sa iyo kaibigan.
tuma tayo sa ano, sa to China, made in China ito mga boss, sa Ketrens. Napakamura lang ito mga boss, sa unit top ko ito binali. Yan ito dito sa kanya, Lotus ang brand nito. Yung original kasi nito mga boss ay no, nasira na yung reins niya, yung ganito sira na, kaya bumili ako ng ano, ng Lotus na ganito yung reins. Okay naman to, okay pa kasi itong ano niya eh, okay pa kasi ito. Ang problema dati yung ganito lang, kaya binilihan ko kasi ito 250 lang kasi ito sa na, sa Unitap. Pag may motor ka, bike, ka mga maliit na gawain, pwede na ito. Maganda na. Tibay naman. Ito yung dati niya mga boss eh. Ito. Sira na ito eh. Hindi na ano, hindi na naglalak. Tapos ito, winilding ko lang. Pag malakihan, pag medyo matigas yung ano, yung i-open ko. Ito yung ginagamit ko kasi naka-fix na ito. Medyo matigas na ito kasi hindi na basta-basta ang masira. Yan, matigas na kasi ito. Ito yung original niya. Kasama sa 250. Yan. Tapos ito yung binili ko, Lotus. Pang lang to, pang personal na gamit ng motor. Ganyan din sa mga ano, sa mga equipment namin na ano, socket lang gamit. Ito yung ginagamit ko, maliit lang kasi. Pero doon sa amin, ayan, ay socket rins din ako na malaki doon. Ang brand noon ay ano, Nicholson din. Malaki doon. Basta maraming laman yun. Mabitili ko doon ay nasa 4,000 plus yata. Nandun lang sa bahay. Isprehan ko na lang. Si alis pa siya ako mga boss, pupunta pa ako ng ano, bahay ng kaibigan ko. Mag-estimate daw siya ng mga materialis sa bahay niya, electrical. Kaya tapos nito, ligo, kain, alis. Kailangan natin mo sa headline eh. Yan yung tama paglinis yan mga boss. Parang bingo. Yan. May konting uwi lang. Medyo matagal to sa akin mga boss, 3 years na siguro. Pero okay, kompleto pa din. Kompleto pa lahat. Iningatan ko sa eh. Hindi porket mura, hindi mo na iingatan. Eh, kahit mura yan, ingatan mo pa rin. Kasi siyempre pira ang ginamit mo dyan, binili mo. Yung pira na ginamit mo dito ay pinaghirapan mo din. Kaya kahit mumurahin yung gamit natin, iingatan pa din natin.
mundo lang siya na ano, na oil. Marami ito sa mga boss, ano, unit up, bumili na kayo. Magkaubusan. Huwag kayong bumili sa online, mahal. Yun mismo sa unit up, marami ito. Mura lang. Tapos, pagbibili kayo nito, yan, ito kasi yung signal eh. Ito, binatasan ko lang. Pagbibili kayo nito, dapat bibili kayo ng extra nito. Kasi hindi kasi ito matibay lang, siyempre 250 lang eh, pang 250 lang din ang performance niya. Tapos ito, ito mismo 300 plus to eh, Lotus, pero okay na pang personal gamit, pang motor at saka bisikleta, huwag lang sa mga malaking bulk. Siyempre 250 lang yung ano mo, yung tools mo eh, parang hindi kaya sa mga heavy duty na ano, trabaho, ano lang, pang slight. Depende sa inyo kung susubukan nyo sa mga ano, sa mga matitigas na bagay. Yan, kompleto pa ito. Dati may handle to eh, plastic, tanggal. Basag. Kasi pinilit ko. Yun. Pero wala, hindi naman ito ginagamit eh. Pero nilagay ko lang dyan para mukhang ano, okay naman tingnan. Yan, takpan natin, baka kunin ang iba. Yun lang ang mga simpleng gamit ko mong boss. Yung iba eh, nandun sa ano, nandun sa amin. Ito nasa natin na konti. Mahal ko to. Kuha mo tayo ng picture pang knob mill. Yan, diyan ka kaibigan. Ito ka, sinisipon ako ah.
kasyong yun. Pero marami pa to. Ito. Makita. Yan. Chargeable. Napakasimpleng bagay. Pero maraming pwedeng paggamitan nito. Ito ay continuity tester. Kung hindi nyo pa nakikita, nandun po ito sa isang video ko. Ito, pag mag-check kayo ng linya, pag check nyo kung may putol or wala,